Hindi tumama sa expectation ng Magnolia ang kanilang pinakabagong import na si RAYVONTE Rice. Ayon kay Coach Chito, ito ay dahil matagal daw maka-adapt sa adjustment si Rice at kabado pa daw maglaro sa una. Kaya naman, napatanong ulit ang Magnolia fans kung papalitan na naman ba nila ang kanilang import. Kasi kapag pinalitan nila yan, yan na ang pang-apat na import na makakapaglaro sa kanila ngayong Commissioner's Cup. Kasi kahit gaano kakagaling ang background ng import na to, kung hindi siya fit sa system ng Mags at hirap maka-adapt sa system, siguradong nga pa rin ang Magnolia. Pagkamalas-malas naman ngayon ang Magnolia. Pangalawang update po natin, George King. Gustong mapabilang sa Gilas at gusto niyang maging isang naturalized import para sa ating bansa. Gusto niyo ba magkaroon ng sariling jersey sa murang halaga? Click lang Yellow Basket, send your names na ilalagay at okay ka na. Sa dulo ng ikatlong quarter, napansin ko na hirap ang Magnolia sa Converge. At sa ikaapat na quarter, laging ang Magnolia na lang ang naghahabol. Abay, bakit naman ganito? Ang ganda po ng depensa ng Converge, mga kuy. Sa pamamagitan nito, nilimitahan nilang offensive side ng Magnolia at nabawasan ng up to 15% sa usual nilang scoring. Plus itong bagong import nilang si Jones, hindi pa tamad sa ilalim both rebounds and under the basket shots. Dahil kay Jones, maganda din ang kumpiyansa na dala niya sa team at ang buong Converge tulong-tulong sa pagpapataob na isang caliber team. Mas hinigpitan din nilang depensa kay Rice kasi siguro alam nilang capabilities nito kapag umandar na. Kaso, kahit hindi naman nila bantayan si Rice, mukhang wala namang ganap sa kanya. Wide open nga minsan yung position niya. Alat pa rin. Ayon kay Coach Chito, hindi sila satisfied kay Rice. Malayong-malayo sa expectation ang pinakita niya recently. At isa pa, napansin din nila na kahit sa practice pa lang, kabado itong si Rice. Parang naninibago siya sa malawak na pace sa PBA at nanibago din siya ng malubha sa system ni Coach Chito. Siyempre yung depensa din ng Converge ang nakapagpahina sa kanya. Ito na nga ba yung sinasabi ko sa inyo sa last vlog ko tungkol sa kanya ng disadvantage sa kanya kapag maalat siya, nawawalan siya ng gana, namamasa na lang. Hindi niya siya masipag sa rebounds, hindi gaya ng ibang undersized imports. Pero ang ginawa ni Rice sa kanyang debut game, para hindi mapag-iwanan ni Jones, sinampulan niya ng isang big block at bukod dyan, wala na. Ang daming fans na nagsabi na sana, nag-stick na lang sila kay Glenn Robinson. Tiyak na mas may laban pa sila. Wrong move ang palitan si Robinson. Pero may issue kasi sa kanya na bad treatment daw, kaya hindi rin magtatagal sa team. At dahil natalo nga Magnolia sa Converge, ibig sabihin rain or shine makakalaban nila sa quarterfinals. Ito, exciting to. Pero mga kuys, tanong ko lang. Sa palagay nyo, nagpatalo ba ang Magnolia sa game na to? May big news po tayo tungkol kay George King dahil alam nyo ba na bago nagsimula ang laban ng Blackwater at Rain or Shine, sinabi na to sa media na open po siya na maging isang naturalized import para sa Pilipinas. Nako, para sa akin napakagandang ideya nito mga kuys kasi kita nyo naman na naglalaro ngayon si George King ng almost 50% from the field at malulutong na numbers po ang naiambag niya para sa Blackwater. At alam nyo ba na sa first half pa lang, siya ay nakapagtala ng 25 points, 2 of 4 from the field, 5 rebounds at 13 of 13 sa free throw line. Tingnan mo nga yan, sa palagay ko rin bagay siya sa Gilas. Isang halimbawa dito, yung mabilis siyang maka-adapt sa system ni Coach Jeff Carriazo. Labis niya po ito nagustuhan. Baka ito na nga isa sa mga signs na pwedeng-pwede natin itong i-push para sa Gilas considering na aging na rin si JB. Si Boatwright mukhang under observation pa rin pagdating sa kanyang shooting, lalo na dun sa kanyang mga series of games dun sa huling season na nilaroan niya. Itong si King iba, sa tulong niya, abay 20 points ang kalamangan ng Blackwater sa Ross. Winalis nila ng todo ang lahat ng nakakalaban nila. Take note, including San Miguel pa yan ha. Isip-isip din SBP. Kung inagahan lang sana itong pagka-discovery kay King, baka ito pa yung mauunang i-naturalize. Especially sa Gilas natin ngayon na may laban tayo when it comes to size. Siguro naman, mas mainam idagdag yung mga scoring machine imports na gaya ni George King. Maganda din sana kung ngayon pa lang mag-naturalize na tayo ng maraming imports para marami tayong reserva in the future. So ano masasabi niyo mga kuy sa ideya ni George King na pwede daw siya maging isang naturalized player ng Philippine team?